Hi everyone, Steffi here and welcome to my channel. In this video is a tarot card reading for Sharon Decera. Coming up! Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana lahat po tayo very happy, very healthy, very safe. Okay? So habang sinashuffle ko po ang cards, babati po tayo. Shout out sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan sa Hong Kong, sa Qatar, sa Kuwait, sa Saudi Arabia, Abu Dhabi, Dubai, Singapore, Japan, Korea, okay, France, Germany, Austria, Cyprus, Canada, USA, and of course, Philippines. O, diba? Yan. Happy Love Month, Happy Valentine's Day na rin. Ang tarot card reading po natin for today ay para po kay Madam Sharon Decera. Okay, so sa mga nag-request po ng Christine Decera, si Madam Sharon Decera na lang po. Okay, so yan. Sana naintindihan niyo po. Thank you very much. Okay, so ito na po yung kanyang cards. Alright, first card. Yan. Ace of Cups. Maaring merong bagong offer. Offer ng partnership siguro. Or collaboration. Okay? Or maaring proposal. Ayan. Maaring makatanggap siya ng bagong proposal. Or collaboration. Partnership siguro. Okay, next. Two of Pentacles. Okay? So, maring meron siyang dilemma dyan. Kailangan niyang pumili sa dalawa. Yan. Parehong matimbang, mabigat. Okay? So, maring may kinalaman ng proposal na yan or ang partnership na yan na kailangan niyang pumili. Okay? Parehong mabigat. Next. Yan, Five of Swords. So, maaring meron siyang ipinaglalaban ngayon. Okay? Maaring maaring ipinaglalaban niya ang kanyang prinsipyo or kung ano man ang kanyang ipinagtatanggol laban dito sa mga bullies or mga mapang-abuso. Okay? Or ito nga, yung mga mapang manloloko, mapangloko, mapang... Anyway, mga tricky, ganun. Tricky na tao or abusive. Mga bullies nga, mga kontrabida. So, yun. Yun ang kanyang energy ngayon. Okay? Nakikipagsagutan. Meron siyang laban. Okay? Next. Three of Cups. Ayan. Maring merong third party. Kung ano man yung third party na yan. Okay. Or maring din namang reconciliation siguro. With the third party. Or kung sino man. Dyan sa partnership na yan. Or collaboration. Okay. Ayan. Or maaari din namang ang circle of support or circle of friends na tumutulong or sumusuporta. Okay? Lalo na dito sa kanyang laban na iyan against the villain. Villains. Mga kontrabida. Okay? Next. Peace. Okay, next. Yan. Eight of Cups. So, sinusubukan niyang i-work out lahat ang mga ito. Okay? Kung ano man yan, mga conflicts, third party, or mga bullies, mga kontrabida. Yan. Kumbaga, very civil na inaayos ang lahat. Okay? Para lahat peaceful siguro. Para lahat magaan. Ganun. Hindi nakakabigat. Okay? Yan. She's doing her best.
Okay. Next. Okay, King of Wands. Ayan, maaring si King of Wands ay ang kanyang asawa siguro, or kung sino man na kanyang nasasandalan ngayon, or tumutulong sa kanya, or sumusuporta. And ayan, may ang King tibay ng loob, tapang para ipaglaban siya at ipagtanggol siya. Okay, so yun, at least hindi siya nakakaramdam ng pagiging ano, alone. Meron siyang guide, meron siyang guard, o diba? Next. Queen of Wands. Ayan. O diba? Very bold, at talagang what you see is what you get. So kung ano yung kanyang feelings, ano yung kanyang emotions, yun ang kanyang ilalabas, yun yung kanyang sasabihin, at yun ang kanyang, yun ang makikita sa kanya. Okay? Ang kanyang pagiging confident, yan, and free-spirited. So mayroong partner si, yan, King of Wands, King and Queen. So siguro nga silang mag-asawa yan, okay, na nagtutulungan. Okay? At mukhang tuloy ang laban. Tuloy-tuloy. Moving on, moving forward. No retreat, no surrender. Okay, next. Ayan. Eight of Wands. Ang ganda. Merong good news na paparating. Okay? Or maaari din namang maraming kumukontak sa kanila. So, siguro nga, ang good news na yun ay maraming kumukontak para magbigay ng tulong, magbigay ng suporta. Okay? Magbigay ng, maaari din magbigay ng mga ideas nila, suggestions, advice, recommendations, ganun. Okay? So, marami pa rin yung gustong tumulong. Marami silang kakampi. Okay? Pareho silang, ayan, pareho silang mag-asawa. Ayan. Maaari din namang silang dalawa mismo yung, ayan, susugod. Okay? Para ipaglaban ang nararapat, paglaban ng kanilang mga prinsipyo, ang kanilang paniniwala. Okay? Last card na po para kay Madam Sharon. Okay. Last card. Nine of Swords. Ayan. Depressed, anxious, frustrated. Ayan. Maraming worries, maraming pag-aalala. Okay? Bothered. Kaya naman hindi nakakatulog. Okay? Walang maayos na tulog. Maaari ding nagkakaroon din siya ng nightmares. Maraming iniisip masyado. Okay? Maaring ito nga yung kanyang mga, yan ang kanyang mga laban na hindi nagpapatulog sa kanya. Okay? And maaari din namang meron siyang namimiss na tao. Kaya hindi siya makatulog. Okay? Ayun, maaari din namang ano, yan, sa kakaisip, sa pag-aalala, maaaring makompromise ang health. So, alagaan po natin. Okay? Para hindi magkasakit. Alright. Ang kaperahan naman ay mukhang stable pa rin. Okay? Pero alagaan po ang health, okay? Para hindi ma-compromise. So, ang first card, ayan, ang bagong offer siguro, bagong proposal, partnership, or new relationship, ganun, collaboration, or teamwork. Ang last card, ayan, ang anxiety, depression, hindi makatulog.
Alright. And then, ang kanyang mga obstacles, ito, ang kailangan niyang yan manimbang or magtimbang. Dahil kailangan niyang pumili sa kanyang two choices at kailangan ng kanyang final decision. Okay? At ito, ang mga kontrabida, ang mga bullies, ang mga mapang-abuso or abusive relationships. Maari din ito, ang third party. Okay? At, yan, ang anxiety na hindi siya nakakatulog. Okay? So, yun yung kanyang mga obstacles. Ang kanyang mga alas, ito, ang kanyang paninindigan, at ang wino-workout niya or inaayos para magkaroon ng ustisya siguro or pag-aayos or magandang resulta, ganun. Okay? At ito, yan, ang kanyang life support, ang King and Queen of Wands, silang mag-asawa maybe. Okay? And ang kanyang good news. So, sana nga ang kanyang good news ay yan, ang katotohanan or ang hustisya. Okay? So, yun po yung tarot card reading ni Madam Sharon De Serra. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan niyo po yung susunod natin yung tarot card reading. Shout out to my best ever family. Light and love to all. Bye for now.